Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Babaeng pinaghihinalaan nilang ahas sa Malacanang, pinaghihinalaan nila ang mismong First Lady, at nadawit din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, haka-haka ng mga netizen, bibigyan ng sagot ni retired General Macanes, mga nakakaintrigang impormasyon na magpapagulat sa lahat, nagsimula nga ang isyo ng babaeng ahas sa loob ng Malacanang nakasabwat ni Tinking at Tinking Pinoy matapos mag-trending ang rebelasyon ni Maharlika tungkol dito, nag-ugat ang usaping ito kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez, subalit hindi mapangalanan ni Maharlika ang babaeng ahas, dahil sadyang makapangyarihan umano ito. Kaya naman maging ang vlog ni retired general na si Macanes ay nagbigay na rin ng pahayag kung sino ito at dalawa ang kanyang pinagdududahan. Ngunit pro Marcos pa rin daw umano ang pinagdududahang babaeng ahas. Hindi naman makapagpigil ang mga netizens na ikomento kung sino ang nakikita nilang tagapagbigay ng impormasyon kay Tinking at Tinking Pinoy. Ayon kay Rolly LaGuardia, nung kasagsagan ng isyu sa Asukal, start with the letter A again, nagkita-kita sila sa Singapore sila TP, Araneta, and Arroyo, nagpalamig. Ayon naman kay Tamara May Ruiz, she is not afraid but protecting PBBM, General watch mo yung interview ni BBM at wife niya kay Aster Amoyo before election, and you will see glimpse of the wife, Andrea son why I me, ay hindi nakikialam kasi ayaw niya na magkabangga sila ni Pangulong BBM, sana Pangulong BBM ay makontrol niya ang babaeng ito, kasi dila once ito kaya even sa Ilocos di siya feel, but have to respect Pangulong BBM, ayon naman kay Leonor Levina, hi General I guess si Lisa A, sabi nga ni Maharlika yung mga sampid, it is obvious na may gap si Senador Amy and First Lady, sana lang e gumalaw si First Lady, as refined First Lady tulad ng biyanan niya, helping the husband, hindi ka didila sa audience at natutulog habang nagdi-deliver ng speech, yung jowa mo. Alam ko na kung sino yung tinutukoy ni Madam Maharlika na babaeng ahas sa Malacanang. Okay, kahapon, ang aking vlog is sino ang babaeng ahas sa Malacanang. Based ito po sa revelation ni Madam Maharlika na mayroong babaeng ahas. Okay. So, yung vlog ko kahapon, nasabi ko na ano, nag-elimination ako sa mga babaeng malalapit sa Malacanang. Hindi ko matukoy. Mahirap. So, sabi ko, mag-research muna ako. Okay? So, nag-research ako whole day, kagabi, kaisip. Nanood ako sa ibang mga vloggers, yung mga analysis nila. Nakakuha ko ng idea. Binasa ko halos lahat ng comments. At alam niyo po, salamat po sa inyong mga comments. Pinagdugtong-dugtong ko lang yung mga comments hanggang nakabuo ako ng isang conclusion. Then, common sense. Ano yung common sense? Yung nagtataka ako kay Madam Maharlika kasi matapang yun eh. Grabing tapang, walang kinakatakutan. Eh bakit hindi niya ma-reveal yung identity ng sinasabi niyang ahas? Takot siya? Okay. So doon ako nag-start. Bakit hindi pwedeng i-reveal ni Madam Maharlika yung babaeng ahas na sinasabi niya? Okay. So, through elimination process, dalawa na lang ang naiwan. Dito na lang sa dalawa. Okay. So dahil dalawa na lang, eh, madali na lang. Okay. So gusto ko lang linawin ha. Yung sinasabi ni Madam Maharlika na ahas sa Malacanang, hindi naman yung ahas na traidor na kasama ng dilawan ba, leftis ba, na gustong pabagsakin ang administrasyon ni PBBM at VP SARA. Hindi po ganun. Itong tinutukoy ni yung Madam Maharlika na babaeng ahas, siya yung source, siya ang kumuha ng mga confidential documents na ipinasa sa dalawang vlogger. Ito namang dalawang vlogger premature exposure sa social media. Kaya ang naapektuhan yung friendship ni PBBM at former ES Vic. So, ulitin ko.
itong babaeng ito, pro-BBM pa rin. Mahal niya si BBM. Gusto niyang mag-succeed ang administration ni BBM. Okay? Sa aking research, yung mga comments, mga ano, itong lady ko na ito is lumalabas na mayroon silang counting misunderstanding ni former ES Vic. Sa isang comment, ganito, mayroong gustong mangyari itong lady na ito na si former ES Vic hindi niya napagbigyan. Tapos, nabanggit ni former ES Vic na si PBBM po ang aking boss, siya po ang aking susundin, isang guni ko sa kanya, hindi po sa inyo. O, dahil sa ganong pag-usap, nako, nagkaroon na ng lamat o diferensya sa relationship ng lady na ito at saka kay ES Vic. So, yun na. Dahil sa ganong hindi na magandang relasyon, yan, nangyari na yung mga documents na mga dapat sana confidential, nalaman na, at yun na, pasabog. So, punta tayo kay Madam Maharlika. Comment din ito ng mga subscribers eh. Bakit ayaw i-reveal ni Madam Maharlika yung sinasabi niyang ahas sa Malacanang? Eh, ang tapang yan. Bakit takot? Okay. Ngayon na na-identify ko na na limit ko na lang sa dalawa. Nako, parang ko nito, mga superpowers itong dalawang ladies na ito. Para bang US o Russia, China. Ganon katindi ang influence nila sa gobyerno. Kaya nakita ko, I agree with Madam Maharlika na hindi niya basta-basta ma-reveal dahil nga superpower itong dalawang ladies na lang yung aking nano. It's either two of them. Okay? So, hindi niya ma-reveal. Ako ngayon, dahil may dalawa naman akong na-deduce, na-conclude, na nagtutugma sa ibang mga vloggers. Pinag-aralan ko yung kanila eh. Kung sa tapang, eh, napatunayan ko naman ang aking tapang kasi 34 years ako sa military service, lumalaban sa kalaban ng ating bayan. Fear of death, baliwala yan. Dahil parte sa trabaho ko bilang sundalo, lumaban. Kung mamatay ako, that's my life. That's my destiny. So, kung tapang, yes, may tapang ako. So, tanong, pwede ko bang i-reveal din ngayon yung aking conclusion na dalawa? Sorry to say, hindi ko kaya. Kasi superpower nga itong dalawa na ito. There's no way na i-reveal ko. I agree with Madam Maharlika na bahala na si PBBM na mag-reveal. Total, alam daw ito ni PBBM eh, according to Maharlika. So, yung isa kong close friend, palagi kaming nagme-message eh. Sino sir, sa tingin mo? So, sinabi ko yung dalawa. Sabi niya, ha? Yes, kasi ganyan din yung mga ibang vloggers. Yan din ang analysis. So, sir, sino sa dalawa? Hindi sinabi ko. Ah, nag-agree siya. Kaya pala, sabi niya, si Senator o Secretary Juan Ponce Enrile, matapang din yan eh, walang kinakatakutan. Di ba yung nag-leak na documents from Office of the Secretary Enrile, yung kanyang memorandum tungkol sa special powers ni former ESB. Nag-leak. Eh kung ako si Secretary Enrile, magagalit ako nun. Bakit nag-leak yan? Those are supposed to be confidential documents from the Office of the Presidential Legal Counsel papunta sa Presidente. Eh bakit nauna ang vlogger? Eh may kumuha. At inilabas ng vlogger. Hindi tama yun. Dapat imbestigahan. Sino ba yung kan? Yung Violence Against Crime and Corruption, BECC, nanawagan ng ganun, investigasyon. Kailangan alam nyo ang response ng ating matapang na GPA. No need to investigate.
Bakit? Eh, kasi mababangga niya ang either dalawa ito, lady superpowers. Now, I understand bakit ayaw niyang paimbestigahan kasi magkakabanggaan. Okay? So, bottom line, ito namang pasabog na ito ni Madam Marley, ulitin ko, it's not a very serious issue na makaka-apekto sa ating national security, sa ating pag-unlad. Hindi. Ang nakatayang issue lang ito ay yung friendship ni PBBM at ni ES, former ESB. Yun lang. Bakit yung mga confidential documents sa Malacanang ay nakukuha tapos ibinibigay sa dalawang vloggers? Yun ang issue. Yun ang nirereklamo ni Madam Maharlika. Eh, itong na-involve si PBBM at now CSB, tahimik sila. Wala lang, pinabayaan na lang nila. Eh di, ako, pabayaan na rin lang natin. Let's move on. Ang mas importanteng focus ngayon is nation building. As long, kahit may mga ganyang pangyayari sa Malacanang, maliit lang na bagay yan. Minor. Ang major is, nandyan ang ating Pangulo, nandyan si BP SARA, nandyan ang mga cabinet. Tayo as a citizens. Ano? As not what our country can do for us, but as ourselves what we can do for our country. Yun. Ang pag-usapan natin, yung viral sa social media, yung pasabog ba ni Madam Marlica na meron daw ahas sa Malacanang. Babaeng ahas na nagbibigay ng mga impormasyon sa dalawang vlogger, at ang dalawang vlogger naman, yun, ikinakalat nila, kaya nagkakagulo ang administrasyon ni PBBM. Okay? So, ang una kong talakayin is, ano ang credibility ni Maharlika, yung anong gaano katotoo yung sinasabi niya na may ahas sa Malacanang. Then ang next is, sino yung babaeng ahas sa Malacanang? Okay? So una muna yung credibility ni Madam Marlica. Kasi ito parang pasabog, sensational. So, ang isang vlogger na naggumagawa ng ganyang sensationalism or pasabog, ang isang purpose dyan is ano, para maraming views at maraming pera yung vlogger. Yun ang isang purpose ng pasabog o controversy, sensation. Si Madam Marlica, hindi niya kailangan ng pera sa YouTube. Sa mga hindi nakakakilala kay Madam Marlica, super yaman ito. Okay? Si Madam Marlica, isang nurse na may negosyo sa California na nursing home, may caregiving business, na ang mga kliyente niya, mga mayayamang, ano, mayayamang Amerikano, if I'm not mistaken, sa ano, Beverly Hills ba ito? So, mayaman si Madam Marlica, hindi niya kailangang magpasabog para lang magkapera sa YouTube. Bakit siya gumagawa ng ganitong pasabog? Unang rason is, mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang Pangulong Marcos. Siya yung isa sa mga pinaka-diehard na Marcos loyalist na nung nanalo si President Bongbong, binigyan siya ng award, certificate of something award, galing mismo kay PBBM. So, dito mo makita na malapit din siya kay PBBM. Okay. So, with that alone, credible si Madam Maharlika na gagawa ng kanyang pasabog. Next. For somebody na magpasabog na ganyan, dapat may connection ka sa Malacanang. So, ang tanong, marami bang connection si Madam Marlica? My analysis is yes. Well connected yan kasi matagal na siya na ano, matagal na siya na vlogger.
Okay. Panahon pa ni Tatay Digong, diehard DDS, ano ba? Diehard Duterte supporter na siya, and at the same time, Marcos loyalist. So, marami siyang natulungan ng mga kababayan natin at yung mga connection niya sa different agencies ng government at nandiyan na ngayon, nakaupo pa rin panahon ni PBBM. Okay, so, dahil si Madam Marlica maraming connection sa gobyerno, isa pa, yung grabe yung pagtulong niya sa ano, yung tinulungan niya yung mga kababayan nating nakakulong sa Saba. Ngayon, libo-libo na kababayan natin, ilang taon na nakulong sa Saba, ngayon nakalabas na dahil sa tulong ni Madam Marlica, dahil may mga connection yan sa gobyerno. Okay. So, ang bottom line is very credible si Madam Maharlika na source ng ganitong mga balita. And personally ako, naniniwala na mayroong ahas may nanggugulo na nakapasok sa Malacanang. At itong babaeng ahas na ito, yan ang nagbibigay ng mga impormasyon na mahirap makuha yung mga impormasyon, yung mga dokumento na yan, mahirap. So itong babaeng ito sa loob ng Malacanang ang kumukuha ng mga bagay-bagay na ito at naipapasa sa dalawang vlogger at ikinakalat. So, sa lahat, in every forest, may ahas. So, dito naman sa administration ni PBBM, I believe na may nakapasok. So, sino ngayon itong babaeng ahas? So, gagawa tayo ng deduction, yung elimination. Dahil babae, edi magsimula tayo mga babae na malapit kay PBB, malapit sa Malacanang. Unahin natin, ito, elimination lang ito. Babae, ang ating vice president na Inday Sara, di ba, babae? Oh, posible ba na siya ang ahas? Oh, never. 101% ang loyalty ni BP Sara kay PBBM. Kasi, pwede mang kumandidato si Mayor Sara nung eleksyon na presidente? Eh bakit siya nag-slide down to vice president? Dahil mahal niya ang Marcos family, mahal niya ang ating bayan, kaya never na magiging ahas ang ating vice president. Next, mayroong isang subscriber, kaibigan ko, sabi niya, General, hindi kaya si GMA? Si President Gloria ba? Pinag-isipan ko. Analysis ko, never. Kasi si President GMA, kaibigan din ito ng Marcos family. Okay? At ano ang, presidente na siya eh. Eh bakit siya maging ahas? At all out support niya sa unit team kay PBBM at BP Sara nung eleksyon. Landslide victory ang unit team sa area ni GMA. Kaya, again, eliminated na, BP Sara, GMA, wala. Sino pang mga babae? Nakalaban man minsan, nagkasagutan nata si Maharlika at saka si Attorney Trixie. So, posible ba na si Press Secretary Attorney Angeles ang ahas? Kasi malapit sa Malacanang eh. Analysis ko, si dating AS Vic, si AS Vic na ngayon at Attorney Trixie, magkasanggayan, magkaibigan yan. So, tapos, yung character ni Attorney Trixie, naniniwala ko sa kanya. Siya? Honest, sincere. So, to me, eliminated na si Attorney Trixie, hindi pwede. Okay. So, pangapat, yung secretary o yung chief ng presidential management staff, I believe, babae. Wala rin, malayo. So, definitely, itong sinasabi ni Maharlika na ahas, hindi
hindi siya yung cabinet member talaga na dikit, sobrang dikit kay presidente. Ang analysis ko ganito, itong ahas na ito, it's possible na either mga director lang sa mga importanteng opisina sa Malacanang na may access sa mga dokumento, director o kaya yung may rank na assistant secretary or undersecretary, basta nandyan sa Malacanang na may access sa mga information, kaya nakakakuha siya ng mga importanteng documents. So, ito dahil lower level naman na appointments, hindi na masyadong na-screen, kaya nakapasok. So, itong ahas na ito, mayroong connection sa Dilawan at sa mga pulahan. When I mean pulahan, yung mga communist. So, ang tanong, dahil nandyan na siya, ako naniniwala, what shall we do? Nandyan na eh. Ako, ang gagawin ko lang is ano, I will just focus my support, all-out support to PBBM and BP SARA sa kanilang adhikain na mapaganda ang ating bayan. And also, kahit may ganyan na konting kaguluhan, I fully trust on the wisdom, on the leadership of PBBM, kayang-kaya nila yan na ihardel. Okay, di ba nyo nakikita bakit tahimik si PBBM at CSB? Tahimik, hindi sila nag-react. Ibig sabihin, kayang-kaya nila yan. Aha. Sabi nga ni Madam Marlica na pwedeng magsalita si Attorney Vic at pwede niyang sabihin. Kailang hindi daw gagawin yan ni Attorney Vic kasi yung karakter nga ni Attorney Vic, hindi siya yung madada, tahimik lang. So, yun po ang aking ano, meron nandiyan. Ituloy ko lang ang aking analysis, i-research ko kung sino. Kailang kong malalaman ko, I will follow Marlica na hindi rin sasabihin. Bahala na si PBB mo. Somebody has to reveal it. Kailang let's pray for wisdom, protection sa ating Pangulo kasi maraming gustong sisira talaga. Tingnan nyo yung nangyari sa New York. Yung may dalawang anti-Marcos na pumasok para manggulo. Mabuti na lang at nakaladkad ng mga security officers ng UN. Gusto lang nilang talagang pahiyain ang ating Pangulo. Ganyan ba? Yung mga hindi makamove on.